Yun, no? Kaya ba upside down fork ang tikas tingnan? So, okay mga ka-DIY, magandang araw po sa inyong lahat. So, sa mga nagbabalak po magkabit ng upside down fork, mas maganda po kayaba o Showa yung gagamitin nyo kasi plug and play na po yung stock hub at stock brake caliper. Tara, silipin po natin paano yan isiting ang stock hub at stock brake caliper. Alright! Hey guys, this is Don Terzo of DIY Garage PH and this is all about XR200 plug. So, let's go! Alright, tara, silipin po natin. You know, mga ka-DIY. Bali, yung stock na spacer, may isa pang spacer na itatabi niya. Yan o. Tapos sa kabila, yung, ang tawag niyan, gearbox at saka yung stock na spacer. Tapos, yung sa dito banda guys, is may adapter siya na threaded na adapter. Kasi maliit yung butas ng bearing eh, sa stock na bearing. So, kaya ginawa ng parang adapter kasi malaki yung axle ng para sa upside down fork. So hihigpitan ko mga ka-DIY kasi hindi yan matanggal pag hindi higpitan kasi sasama sa ikot po yung adapter niya. Higpitan ko po muna para matatanggalin po natin. Hirap yung one hand mga ka-DIY. Alright. Tis-tis lang mga ka-DIY. Pasensya na po. Wala po tayong tagahawak ng camera. Dito po sa kabila, dito natin iikotin. Ganyan. Okay mga ka-DIY. Bababa ko muna yung camera. Di kayang one hand eh. Plaster ko muna, yan. Okay na yan. So, ito gagamitin natin. Tingnan nyo mga ka-DIY, oh. Yan o. Oh. Ito. Umaatras na, no? Ayan o. Oh. Kasi pag hindi yan hinigpitan, sasama yung parang adapter niya. Hindi matanggal. Ikot lang tayo mga ka-DIY. Nahaba pala oh. Yan. Ihilain na po natin. Yan. Nagsibagsakan na mga ka-DIY. Siya nga pala mga ka-DIY, ang ginagamit po nating axle ay hindi po stock. Kasi yung stock po is maikli siya, kapos, hindi makakagat sa tread. Pitong sa akin, hindi ko po alam anong axle to kasi kasama na to sa upside down fork. Nung nabili ko. So, okay, pakita po natin. Yan, no? Yung stock na spacer niya. Tika muna. Ikot po natin para makita. Ayan. So, yung seating niya, mga ka-DIY, yung gearbox, sunod yung spacer, stock na spacer. Ito. Yan. Tapos sa kabila yung stock na spacer, tapos yung may isa pa na ilalagay natin.
yung kasing kapal doon sa kabila. Ayun na, nawala. Sana yun. Gumugulong yata. Kung na makita. So, ito pala mga DIY yung parang threaded na adapter niya. Para mag... yung axle na gagamitin is kasya sa stock na bearing. Yan o. Ganun din sa kabila may adapter. Yan o, tingnan yung mabuti. Threaded po yan. Yan yung i-convert nyo sa upside down fork nyo. Ito po sa kabila o. Tanggalin ko nga. O. Yan o. Yan lang yung gagawin nyo mga ka-DIY. Para makabitan nyo ng maliit na axle na kasya sa bearing ng stock na bearing na sahab. Yan o. Tamang-tama lang. Balik ko nga. Para baka mawala pa yan. Tudas tayo. Hindi na mabinta yung upside down fork natin. Yan lang yan mga ka-DIY. So, klaro? Klaro na mga ka-DIY, no? So... yan yan lang kasi maraming nagtatanong paano ba yan, paano ba ikabit yung gamit ng stock na hub at ay hindi ko pala na natanggal ko na pala kanina yung stock na caliper. So basta plug and play lang po yung stock na brake caliper sa ating XR200 dyan sa Siowa at Cuyaba na upside down fork. Kaya malaki-laki din ating matitipid. Kasi pag set po na upside down fork with hub at saka brake assembly nasa mga 25,000, 23 to 25,000. Sakit din sa bulsa 'yon ah. Tapos pwede namang stock hub at stock brake caliper, so panalo tayo dito. To yung yan lang, tingnan natin ulit. Yan lang mga ka-DIY. So, ayan yung stock ko. Ayan o, gearbox tapos spacer. Alright, sana po may nakuha po kayong idea at nakatulong po sa inyo ang video na to, and thank you for watching guys.